tanggal agad ang sakit o ra mismo. Paracetamol plus ibuprofen is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor. Palagi na lang bang matamlay si Bunso pagkagaling sa school? Mom, I'm home na. Painumin ng Zoya Choco ang inyong mga anak upang mapanatiling mataas ang kanilang enerhiya. Ito'y dahil sa sangkap na turin. Dinagdagan pa ng kilalang superfoods tulad ng ampalaya, malunggay at binalatang soybeans. Kaya kahit buong araw na paglalaro at bonding-bonding, ang dating matamlay na si Bunso, ngayon, Mom, I'm home! Zoya Choco, sustansyarap! Ang pangunahing layunin ng programang Di Pwede Yan ay para mabigyan ng boses ang ating mga kabrigada na maiparating sa mga kinaukulan ang matagal na mga problema at suliranin na kanilang tinitiis. Bilang isang mamahayag, responsibilidad at tungkulin ko na maging boses sa ating mga kababayan. Sa mga pagkakataong nabibigyan ng agarang tugon ang mga problemang ito, kagad naman natin pinupuri ang mga taong naging kasangkapan para maitaguyod ang inaasahan natin na isang lipunan na maayos at responsable. Pero doon po sa talagang hindi na nga nakakatulong sa taong bayan at pabigat pa, talagang di pwede yan. Dito sa Brigada, Service is our Passion. Ako po si Brigada June Mendoza para sa programang Di Pwede Yan. Di Pwede Yan! Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Di pwede yan! Magandang umaga, Sok Sergeant! Muli tayong magsasama-sama para sa isa namang programang Tiyak na Gigising sa inyong mga umaga. Ito ang programang maagang mga galampag sa inyo at sa mga ahensya ng gobyerno kahit pa sa mga pribadong individual na di inaksyonan ang mga problemang nakakapekto sa pangalatang aspeto ng komunidad. Kaya doon po sa mga reklamong kinakalawang na sa tagal ng panahon hindi inaaksyonan, abay! Di pwede yan! Magandang umaga sa'yo, Brigada Kari. Kabrigada ng John, magandang umaga. Ano ang unang issue natin ngayong morning? Ayan, aso. Aso? Ang pag-uusapan natin. O ayan, para sa mga pet lover dyan, magsisilbi sana itong paalala sa inyo na huwag basta-bastang bumili ng isang breed ng aso mula sa di ninyo kilalang nagbebenta nito. Kung bakit, eto, panuorin natin. Di pwede yan. Dog lover kung maituturing si Momay Telesforo. Kaya naman, saka gustuhan niyang magkaroon ng asong may hybrid. Naisipan itong mag-post sa isang online group na pinangalan ng Jensen Dog Breeders, kung saan miyembro siya rito. Sa nasabing grupo, pwedeng mag-post ng mga ipinagbibentang aso o kahit anong impormasyon patungkol sa mga alagang aso. Sa shoutout nito sa kanilang page, naghahanap umano siya ng pwedeng mabili. Agad naman raw may mga nagkomento sa kanya at may personal rin na nagpadala ng mensahe sa Facebook na may binibenta umano itong aso. Galit siyang PM sa ako na na daw siya ay Labrador. And then gi-ask na ko siya net kung na siya ay Golden Retriever niya. Wala man daw. Labrador lang daw available. Nagpalitan umano sila ng mensahe sa Messenger kung saan pinakita pa nito ang larawan ng binibentang aso. Nagkakahalagang 3,500 ang tutang Labrador. Kaya naman, naisip ni Momay na kung pares ang bibilhin, baka sakaling makamura umano siya. Nagkatawaran sa presyo ang dalawa, hanggang nagkasundo na 5,500 na lang ang pares. After itong conversation na mo, nag-inun po siya nga, napo daw siya cage. Worth 2,700. Gihangyo na ako na himo 2,500. And then later, na-found out na ako na barato na dito siya na cage niya. Nagilom-hilom lang po ato kay napansin na ako nga askal dyan ang dog. Napag-usapan raw nila sa Lagaw Public Market nito kunin ang kanyang napiling tuta. Nang magkita sila, isang karton na selyado ng packaging tape ang sinidla nito. Kahit nagtataka man, sinunod nito ang bilin ng nagbenta sa kanya na huwag mo nang buksan ang kahon. Paghatag niya sa kuha sa dog, yun siya nga, ganang
10 minutes after na po maabot sa balay, ayaw pa na po i-open. Kaya gikan sa init ang dog, basta mapas mo or whatsoever. Ito nga, papahuwayon sa ang dog, ayaw i-open. Pag open ako sa balay, na pansin dun ako dayon nga, dili dun siya na predator. Wala na lang dayon ko, wala na ko gimind kay parang pag nagtupod ko nga, nakura ang scam ani, sige na lang, ilove na lang namo ni nga dog. Sa bahay na nito, nakita mula sa kanyang mga mata ang itsura ng nabiling mga tuta at nawindang na hindi ito mukhang labrador, kundi aspid. Mas lumakas ubano ang loob ni Momay na ereklamo sa Regional Anti-Cybercrime Office 12 ang nangyaring panluloko sa kanya gamit ang internet. Nang makita nito ang isang post ng kapwa miyembro ng Jensen Dog Breeders na scam ng tao siya rin nagbenta sa kanya. Na yung nag-post na na-scam lagi daw siya. I-post niya ang nawong sa nag-scam sa iya. Pagkakita na ako kay mauman dun siya nga dagwaya sa naghatag sa ako sa dog. Bali, tulo ka tao ang iyaha nga sa picture. Ang duha ato, motoy sila tong uban na nga nag-deliver sa ako sa dog. Ayon naman kay Police Chief Inspector Leo Dofiles ng Regional Anti-Cybercrime Office 12, na naipasa na sa Barangay Labangal ang reklamo. Siguro pwede natin ma-file yung estafa in relation to Republic Act 10175, the cybercrime law. Kasi ginamit yung ICT to commit the crime, no, sa pangbilin lang. 6 to 12 years pa rin yan. Pero depende na kasi yan sa evaluation ng fiscal. Masasampahan naman ang kasong estafa in relation to RA 10175 kung mapapatunayang may nilabag ito sa batas. Ni-refer back namin to sila sa barangay kasi they said na gusto nila is huwag muna mag-file ng kaso, kung hindi isete lang muna, ibalik siguro yung pera or ibigay yung tamang breed ng aso na hinihingi nila. Then that's, kung hindi sila magka-settle doon, that's the time na we will go back here and we'll file some case against the seller. May leksyon namang nakuha si Momay kaugnay sa nangyari sa kanya. Na-realize na po nga, despite yung ana, ganahan man gyapon ko vlogs. Kuan lang jud, na-apik na kuan lang jud ko, mag-ingat na lang. O mag-ingat na lang jud next time nga mupalit. Dapat, first jud ang himuon, after nag-storya, kundi na buyer or seller, ato gid sa kennel, kanang sa balay gid sa nag-breed pa. Kanaon jud daan ang dog, ayan na yung magsabot ko paliton or dili. Mauna jud na siya. Inaasahan naman ni Momay at maging ng ibang na biktima na mabalik sa kanila ang kanilang pera sapagkat pinaghirapan nila umano ito. Puhunan ang pawis at dugo. Umaasa rin na matigil na ang ganitong panluloko. Di pwede yan! Nako, imbis nga ito'y naidoy. Nahitabo ka ron. Nasa linya po natin ngayon mga kabrigada ng telepono, si Ma'am Momay Telesforo. Siya po yung nabiktima ng online scammer na matatawag natin. Momay, may buntag. Good morning. Good morning. Good morning. Si Jun Mendoza ni, kasama na rin si Brigada Kari Kakdak. Momay, matanong lang namin, matagal ka na bang nag-aalaga ng aso, Momay? Ano po, first timer po ako. Yeah. First timer. And first time mo ring pumasok dun sa online thread na Jensen Breeders. Yes po, first time. Okay. Bakit sa lahat ng naikwento kasi doon sa report, Momay? Hello? Naputol lang. Sige, check natin. Putol si Momay. So, first time ni Momay na magsubok na mag-alaga ng aso. Aso, oo. First time niya rin siguro. Naghanap siya saan ba ako makakabili. Tapos biglang may thread, online thread community na Jensen Breeders. Eh, doon siya sa discussion. Ayun. Oo. Pero ito lang din na Brigada Kari, ha. Ako, ginagalang ko ang ating mga kabrigada na responsable sa pag-alaga ng mga hayop, maaso man yan, o mapusa, o maibon, o maisda. Pero ako, na-appreciate ko yung tulong, no, ng mga hayop, Brigada Kari. Pero sa pamilya ko, sa mga anak ko, I do not promote yung ganyang ugali. Dahil
captive. Captive, no? Mm. Ay, malungkot din ang buhay. You just imagine kung halimbawa kayo ang nanay ng aso tapos kinuha yung tuta ninyo at binenta, di ba? Just ano lang, empathize doon sa feeling ng aso. Mm-hmm. O buke lang sana kung responsable ka talaga, napapakain ninyo, pero kahit pa nga eh. Oo nga. Ayan, balik tayo. Mumay, nasa ere ka uli. May? Hello, sir. Oh, yes, so can you speak a little bit louder kasi medyo mahina, no? Ma'am, ganito, no? First time mo, sabi mo na first time mong bumili ng aso, ganun po ba? Yes po, first time. Okay, ang gusto ninyo, Labrador Retriever. Opo. Okay, so presuming na alam mo yung Labrador Retriever, na balita kasi, nakita namin dito sa video na nung bumili ka ng aso, may sumagot agad sa inyo. Bakit, di ba sabi mo, maraming nag-reply? Bakit kaagad yung isa yung na-replyan mo at hindi yung ibang mga nag-reply sa iyo na nung nananawagan ka na bibili ka ng aso? Siya po una nag-PM sa akin sa Messenger. Siya una nag-PM, so para ibig sabihin sa iyo, first come, first serve. Pero doon sa, pero merong iba nag-reply din, tama ba? Po? May iba nag-reply din doon sa panawagan mo. Hindi lang siyang nag-alok na meron siyang breed ng aso. May ibang nag-offer po pero hindi ano, Labrador Retriever. Hindi. Ibang kasi ng aso. Okay. So siya lang yung nagsabi na ako yung may Labrador Retriever. Opo. Okay. Ay, Labrador lang po sabi niya. Labrador. May difference ba nun? May difference ba yung Labrador at saka Labrador Retriever? May pinagkaiba ba yun? Meron po. Okay. Okay, sige. So ngayon, nakipag-transact na kayo. Nag-usap kami sa through Messenger po. Okay. Okay. Yung picture ng aso na pinakita niya, yan din ba yung aso na nakuha mo? Hindi po. Hindi. So, ibig sabihin, parang ibang itsura ng aso na sa picture, pero kulay itim lang din, pero nung bumili mo, kulay itim din, pero hindi ganon yung breed, tama ba? Yes po. Ayan. Mumay, nung saan kayo, gaano katagal ang negotiations ninyo? Ilang araw ang negotiations ninyo? Nung first na nag-reply sa'yo sa query mo about sa particular breed ng aso, gaano katagal ang pag-uusap ninyo? Isang araw lang po. Ilang araw lang din. So, nagkaroon kayo ng bargaining kung magkano ang presyo niya at kung magkano lang yung kaya mong pambili. Yes po. Okay. Mumay, dun sa community, yung Jensen Breeders na yon, anybody ba can participate sa discussion or kailangan maging membro ka muna ng online community na yan para makasama ka sa discussion, Mumay? Dapat member po muna. Alright. So kung membro siya, kung kailangan membro ka muna ng online thread na yon, online community, presumably, yung tao na nakatransact mo, merong profile doon sa online community na yon. Po? Presumably, yung taong nakatransact mo ba, membro talaga siya, ng online Jensen Breeders na yon. Yung nag-PM sa akin? Yung nang biktima sa'yo ba? Ay, opo, member po siya. Sige. Ganito, Mumay. Hindi niya makita yung laman ng mga ginapost doon sa group kung hindi siya member. Hindi siya member. Okay. Kung hindi siya member, kasi again ha, kung Jensen Breeders yan sa o kaya yung mga mahihilig sa mga sports car enthusiast, kailangan maging membro ka, kailangan mong may Facebook account ka. Have you traced the Facebook account of this person? Pardon po? Na-trace mo na ba kung yung background ng tao na katransact mo? Hello po? Sige, ayoko lang magpaulit-ulit. No? Technical side, please, pa-check nga kay sa linya ni Mumay. Mukha ba mahina siguro ang feedback ni Mumay kasi mahirap din kung paulit-ulit tayo, Brigada Karika. Kasi ito lang din. Gusto kong i-check sana mga kabrigada doon sa mga administrator ng mga online sites ng ganito, yung mga discussion forum na yan, na dapat mas mahigpit ang panuntunan bago ka maging miyembro. Kahit yung babanggitin ko lang, ha, yung Olex na yan dati, yung ayosdito.com, dati naging mabilisan lang ang transaction pero naging mahigpit na ang panuntunan nila eh.
ng kanilang pag magmiyembro ka diyan, magbenta ka diyan, meron na talagang mahigpit na panuntunan, Brigada Kari. Hindi lang basta-basta na na you know, on, especially kung mayroong buy and sell na transaction, Brigada Kari. Eh biruin mo, nag-PM sa kanya. Tapos hindi naman kasama doon sa group, hindi ko malaman, baka may nag-feed sa kanya sa loob na itong babae, may konsabo siguro din sa loob yung sa grupo na yon dahil bakit siya kinontak? Eh hindi naman siya yung member nung nandun sa grupo. Ibig sabihin nun, may nakikitang na oh, may gusto dito. O pre, pwede, kontakin pwede mo ito pre oh, dahil gustong-gusto ganito. Oh, first time magano siguro, ano ba? Eh, dapat kasi due diligence din. Hindi naman natin nanaw si Mumay, no? Pero alam mo, yan ang pinating sinasabi sa Latin. No. Caveat emptor. Meaning? Let the buyer beware. Tayo pong mamimili. Tayo po yung dapat na kumikilatis. Tayo po yung, nasa atin po yung responsibilidad actually. Pero hindi po ibig sabihin ito na makakalusot din yung manloloko kabrigadang Jun. Especially kung merong ano, premeditated yung crime, ha? Pinagplanuhan talaga. Mm-hmm. Mumay, balik ka sa linya, May. Yes. Okay. May, katong sa discussion ninyo sa forum ba, unsa imong diskarte ana, naknak at mangutana ko sa kisa, di ba, member ko na sa forum, unsa imong discussion ninyo na, did you mention na first time buyer ka? Wala na ko i-mention, sir. Okay. First time. Dito na ako i-mention katong ano, sa amuang private na conversation. Okay, private conversation, pero nag-ingong ka nga dili member sa close group na to. Member siya. Okay, so kung member siya, at least sa tingin ko, kayang ma-trace ba kung ano yung Facebook account niya? Oo. May, no? Trabaho ito ng ating cybercrime group ng PNP. Oh. Pwede ma-trace back ang kanyang account na ginamit, profile niya siguro. Pero ito, May, nung nagkita kayo, May, anong sabi mo, yung karton, naka-sealed ang karton? Opo, naka-seal ng ano, madaming packaging tape. Oo. Wala gid niabot sa imong alipatakan nga uy basig na hilo na nito basig dili ni wala gid ni sulod sa imong hanay kanang mabisag iro sigurado ba nagtuo gid ko sa iya ha nga ayan. Work expert ba you were trusting that's all pero sige kay basig di ba kabrigadang Jun eh malay mo baka pusa yung laman ng oo kasi ganito yan May di ba I don't know ha kasi hindi naman natin masisisi mo May dahil first time nga niya pero di ba pag bumili ka kahit nga sa mga kailangan mo talagang tingnan muna kung kilatisin mo muna kung in good condition ba yung kasi kung in good condition ba yung bibilhin mong goods ano baka may sakit yun o ano di ba dapat ganun yung diligence na kailangan gawin as a buyer May opo pero ano sapawan sa pagka-excited, sir. Ayun. Pila imong gipalit? Duha. Duha, no? Babae o lalaki. Okay. Ganito kasi, have you done prior research? Nag-research ka ba doon sa particular breed na gusto mong bilhin? Kasi ang internet, nandyan na lahat eh, katong impormasyon. Kasi ang tinutumbo ko lang... Nag-research ko, sir, gamay, pero... Okay, so... Saya ang picture, sir, kay dili kayo na ako ma-distinguish ko. Okay, sa price, nag-research po ka? Ang sa price, sir, kinamang pinakabutang dito na 5 to 12K. Tama. 5 to 12K, 12,000. Labrador ito, ha? Retriever, ha? 12,000, complete with papers, may bakuna. Diba? Ganon yung mga sinasabi sa online, eh. Eh, nung binenta sa iyo ng magkano? 5,000, dalawa, hindi ka na nagtaka doon. Ano, sir? Kasi po, naghabol din po na mura. Pero... Ayun na nga. Oo. Pero yung mga breed na kasi na yan, ayun na nga. No? Paano mo nalaman na talagang kasi first time mo man, May, paano mo nalaman na hindi nga talaga Labrador yung nabili mo? Paano mo nalaman? Yung sa actual na ano po, yung sa internet parin na mga picture. Okay, yung picture sa internet hindi tumutugma doon sa Labrador. Ano? Tapos hindi pa yata siya all black. Ano? Hindi po. Okay, kasi usually ang mga may white spot siya. Labrador, actually that's Labrador Retriever I think. Ano? We're talking of the same dog. Makita man nimo kung imported siya kay dako ang mga tiil ana usually pag puppy pa lang. Dako na, katong same mo ha, medyo
Native o unsa ba to? Askal. Oh, askal dito, sir. Pero may gayo to, total nandiyan na yan, no? Bahagi na siguro to ng lesson sa atin, pero I think ang magagawa mo, May, especially doon sa ating mga kabrigada, para maiwasan itong mabiktima na ito, I think naabisuhan ka na rin ng Di Pwede Yan at ng PNP Cybercrime Group na I think kailangan mong ipurso, May, ang kaso dito, May, no? Para hindi na matularan pa. Dahil this is not the first time na nabiktima ka, meron na palang prior ano yung sinasabi na, mo? Na reklamo against this person. Oo, ano yun, May? Yung sinasabi mong nasa group din ninyo, may nag-post na nangloloko, tapos siya din yung pala yung manloloko. Siya rin po. Pero yung sa kanya, sir, is ibang breed naman ng aso. At ganito, hindi ka nag-post doon, hindi mo binalikan yung close group mo. Nasabi, bumili ako ng aso, Labrador Retriever, ito yung aso na ibinenta sa akin. Hindi mo sinabi? O hindi ka nag-reply doon sa post niya? Nag-post din ako, sir. Ng ibang thread. Oh, ibang thread na, ka. Oh, naloko ako dito. Ganyan, binanggit mo sana, tinag mo sana yung pangalan niya. Nakick out na daw siya dun sa group namin, sir. Ah, nakick out. Sino bang administrator ng grupong ito? Madami man yun. Ah, marami silang administrator. O, yung Jens, ano bang pangalan ng close group na ito? Jensen Dog Breeders. Oh, Jensen Dog Breeders, ano? Eh, kung ganito kasi, self-help kasi yan, ano? Maganda din kasi sana na nagtanong ka muna doon sa group, ano? Jensen Dog Breeders, magkano ba in the range ang Labrador Retriever ngayon? Ano ba ang mga distinguishing marks? Alam ko, ang Labrador, iba-iba presyo niyan pag iba-iba kulay. Mababa ang presyo niya, iba ang presyo ng kulay itim. Ang pinaka-sought after ata, yung kulay kalawang. Ano? Yung parang rust siya. Yan, kasi mahal yan. Ang black kasi, medyo common kasi yan. Ang Labrador Retriever kasi, parang pag unang tingin mo, mukhang ang askal yan kasi medyo hindi kalaki yan. Pero makita mo yung coat niya, yung kanyang tail, ang kanyang paa, dagko. No? Tapos pag kumahol, iba. So buo ang boses kasi ng mga ano, no? Iba kaysa sa native. Tsaka mapaglaro kasi itong Labrador Retriever. Ano? Mag-o-open ito ng mga gripo, mahilig sa tubig, may tinapon ka. Babalik sa'yo yung ano, kukunin niya. Retriever nga eh. So ganito, no? May characteristics. So dapat nagpatulong ka doon. Kasi kung itong mga Jensen Breeders, tutulungan kanila talaga, no? Sa community na yun na, amay, ganito kasi yan, no? Pagtingin, pagkilatis, so makita mo, no? Self-help ka, community kasi yung pinasukan mo. So dapat tinulungan ka rin. Hindi yung para lang na nagpo-post-post lang dyan. May na nangyayaring lokohan. Wala man lang ginagawa yung ano na yon, yung administrator doon sa group na yon, di po ba? Kaya nga, sir. Kasi eto May, matagal na nila alam, sir, na may mga scammer, pero naku, wala nila gi-kick out. Ayun, kasi eto May, ha. Eto hindi rin to, I'm not accusing everybody diyan na miyembro ng Breeders na yan, pero alam po natin sa larangan po sa panahon ngayon, madali lang gumawa ng online community online eh. Oo nga. No, kahit baka na sila lahat diyan, one man administrator, ipapalabas yan na maraming miyembro, and then just to ano kanang magka-convince og mga biktima, musulod din ha, o just transact, kumangita kag isda, actually bisag isda imong pangtao na naisda ang tao ibaligya ba? Bisag bitin na sa ibaligya kay kwan man ka, biktim man ka. So I think kailangan lesson sa atoa na especially sa mga mahilig mag-transact online nga maging kuan gyud doble gyud ang seguridad and mas maayo siguro kung again sa ating mga kabrigada kung mayroong eye to eye o meet ups nga ginatawag kinahanglan do na kay kauban gyud kay kanang siyahay mang good usahay mang good super excited ka sama sa feeling ni Mama excited siya nga makita na ang goods. May iulit na dayon, wala na yung second opinion. Pero kung doon na kay kauban, doon na yung kanang second opinion, kaalam, o kung doon na yung mga kanang alternative ng mga suggestions sa imuha, baka yung ayaw na lang na kay mura mag... Mura mag-iring ni, dili man iring. So yung na, at least doon na kay second kuan ba, opinion nga pwedeng basihan sa imong desisyon. Pero again, kay Mumay, naitabo na mag-id ni, pero dili ni, sala sa iro, May ha, sala ni sa tao nga nagkuan. Gi-adapt na lang ng aso o galing hayop. May nagreklamo na ka no, niadto na ka sa pulis. Tapos niadto gi-refer ka sa barangay, tama ba?
Yes, sir. Okay, so asa naman karon, purag gahulat na lang ka nga para ipatawag tong tao o unsa man? Kuan sir, naga pangita po kong timing nga maka-out ko sa office nga okay. Para makadto ko og hensan. Oo. I-post ang kuno ang naong. Ang naong. Ah, basic ano unsay itsura ba sa tao? Murag iropon. Sige, i-profile mo nga ano sa nawa ani. I-post na namo. Gi-post na nimo. Unsa ba itsura ani? Tomboy siya, sir. Ah, so girl. Girl. Gender. Yes, some girl. Girl. Oh, okay. Ay, girl sa girl. Oh, girl mga... o boy. Okay, pero unsa ni kuan? Dunay mga tato ni babayhana ni unsay buhok ani unsay edad ani? Sige daw, palihog. Ihang buhok sir Boycott. Oo. Tapos sa kata. Tambok niwang. Chabi-chabi ano. Chabi-chabi, puti, lagom. May unsay account? Paan siya? Kayo mangdi iyang color. Unsay account name ginagamit niya? Paan sir, active na po diyang old account, Erjoy Digala. I'm sorry, unsa? Erjoy Digala. Erjoy. Oo, Erjoy Digala, pero ang iyang gigamit sa jury transaction na mo is iyang isa ka account nga which is dummy account siya katong si Mary Damayna. Ako. Sige, so sa ating mga kabrigada ha, just be conscious sa mga ingani nga mga transaction ninyo. Tsaka yung breed ng aso, mahal kasi din yan, ano? Kung 2,500 o 5,000 dalawa, Labrador Retriever, murang-mura yun eh. Para magduda ka na, ano? Okay, pag-example, bibili ka Levi's ano 200 o 501 tapos zipper ni ba alam mo namang botones yung ano talagang magtaka ka na aba peke ito problema sa kanya kasi hindi niya nakita oh mo may kailangan alam mo yung cartoon di ba hindi nga advisable yan di ba nakita mo sa mga airport nilalagay nga nila sa kennel ano di ba parang may box sila na makita mo talaga yung aso sa loob tama hindi siya nakakulong. Mumay. Pa. Sige. Sige, so again, anyway. Ayun na lang. Ayun na lang. May, ito na lang, May. Panawagan mo na sa ating mga kabrigada, especially doon sa mga nagbabalakpang bumili ng aso na maging leksyon itong naging experience mo. May, go ahead po. Good morning sa tanan, sa katong mga interested na magpalit og iro in the future, especially katong mga hybrid dogs. During transaction, i-scrutinize jud maayo ang inyohang seller. Tapos, atuan jud ang kennel or ang kanang area kung asa nakapuas ang dog. Aron ma-screen kitong tarong kung sagit ang kuan sa dog hybrid ba or dili. And mag-research po, mapuna siya isa na ko ka sayo. Wala kayo kung nag-research out sa ako ang ginapangita nga dog. And i-kuan po kung ang seller is legit ba or dili. Okay. Wala ko, sir. Okay. Sige. Unsay ngalan sa imong mga ito yun? Kuan sir, kuan sa kong igagaw. Mga pangalan sa kong mga igagaw, sila yung nagpangalan. Sila na lang. Wala ni mo gipangalan nga to sa seller? Oo. Para, ay, wala ko sir, oy. Ayaw ko. Kaya basing ma-appeal ang giro sa kong kalagot. Ay, nako. Sige, bye again. Good luck, ha? Sige, bye. Thank you, ha? Paghahanap ng true puppy. True puppy. Sige. Ayan na. Ayan. Ala, sige. Ano ba yung sasabihin ko sana kanina? Why not doon na lang sa ano sa mga legit na mga pet store, pet shops, bumili ng mga yun na nga. Meron naman ata. Meron eh. Yung pumunta ka sa mga nagbebenta ng mga dog food. O mga ganon, usually alam na nila yan kung sino yung mga nagbe-breed, sino yung mga ano. Meron dyan sa may aparente, pagkakalam ko. Meron. Oo, may mga reputable. Saka, dito sa may highway, pag dumadaan ka along dito sa may highway, meron minsan pag Sunday may nagbebenta ng mga aso sa mga nakakahon. Oo, meron actually. Oo, pero yun nga dapat alam mo yung kung ano yung binibili mong breed, kung anong gusto mo. Research tama 'yun si Mumay, ano?
Mag-research. Nasa online yan, pati presyo. So alam mo na kung, parang kotse ba? Gusto mong kuha ng kotse, type mo lang, model, price, Philippines. Marami yan. Ayan. Check mo kung para malaman mo yung kung ano yung price range. Itong sa mga aso, ganun din. Eh, no? Bebenta sa'yo, Labrador Retriever, 5,000 dalawa, ay mura yon. Ibig sabihin nun, medyo red flag ka na yan. Kasi those dogs could fetch around, pag kumpleto papers niyan, 10,000, 12,000, ano? Puppy din. Oh, so biruin mo, 12,000 kumpara mo sa 2.5, correct, malayo. Yeah. Oh. By the way, binabati ko pala, Brigada Kari, si Ma'am Imes, ha? Meron kasi isang aso, mahilig din sa aso. Ang pangalan ng kanyang puppy is 50. 50? Oh. Eh, next po na goal natin, pag makakuha, dalawang 50 na. 50, dalawang 50-50. 50-50 na yung kanyang aso. Si Agatos Tanan. Nasa linyangan telepono ngayon si Dr. Emil Gargaran ng City Vet Office natin. Sir Emil, may buntag. Yes, sir. Good morning. May buntag. Sige po. Sir, napatawag lang kami sa programa Hindi Pwede Yan. Yung po bang mga nagbebenta ng mga aso dito sa ating lungsod, may saklaw ba ito ng tanggapan po ninyo, sir? Meron ba kayong, bahagi ba kayo ng regulatory body na may hawak nito? Okay, good morning. Regarding po doon sa yung nagbenta natin, yung sabi natupansin natin yan every Saturday at Sunday dyan sa highway. Opo. Kasi dapat regulated din yan. Pero kasi ano natin yung under the yung animal welfare natin na ano, na opisina. Animal is, welfare. That is a national office, no, nag-i-implement yan. Kaya lang, mayroon silang tinatawag na animal welfare point person dito sa Jensan. Opo. And the person of Dr. Ejercito, yung sa veterinary quarantine natin. Okay. Pero ibang office ito, walang kinalaman ng office ninyo? Yes, sa ibang office po. That is a national office po. Okay. Ito, pero the Bureau of Animal Industry. Opo, just the same, Doc Emil, para sa siguro, kung I understand, baka meron din kayong mga kaunting kaalaman, doon sa mga nagbebenta po ng aso, ano ba mga regulations supposedly dyan, Doc Emil, kung may idea po kayo? Hindi, ito kasi, yung mga breeders natin, kailangan lang siya registered under the Bureau of Animal Industry. Kasi kinakailangan natin yan, kasi for the ng animal welfare, no? So kinokontrol talaga yan ng yung nagbebenta. Okay. So ito yung doc sinasabi, doc, na with papers. Ito 'yon, ano? Tama ba? Pag sinabi yung aso with papers. Ito yung sinasabi. Yung with papers kasi hindi natin yan sila ma-considered na with papers. Not unless na-registered sila sa Philippine Canine Club Incorporated. That is a private organization na sila yung nagbibigay ng mga papeles doon sa mga aso. Sanction siya ng PCCI. Ayun yung sinasabi na pinapalabas nila with papers para ma-engage nila yung mga customers nila na ito yung presyo ng aso ko. May papeles na yan. This is kung titingnan natin, consider pa rin natin na sila na yung matawag natin na aspin, yung mga asong Pinoy natin, no? Na tinatawag. Aspin. Okay. Oo. So, itong sinasabing papers o documents na ito, hindi to sa gobyerno, kundi sa private association na nagpapatunay na, sige, itong breed na breeder ito, na ito. Puro. Legit to na breeder. Yes. Na ito yung aso niya. Oo. Hindi yan under sa government na ano. Okay. Yung pinapakita siguro nila na with papers, that is only the vaccination na certificate. Na magagaling sa opisina ninyo. Sa vaccination or medical certificate lang yung pinapakita. Pero yung sinasabi natin na with papers, that is under the private organization, yung tinatawag natin na PCCI. Okay. Doc Emil, kung may nababanggit kayo tungkol sa vaccination papers, doon ba sa vaccination papers na yan, nakalagay ba kung ano ang breed ng aso? Meron po, meron. Kasi yung medical certificate nila o yung vaccination certificate, nakalagay doon yung pangalan ng aso, yung pangalan ng may-ari, the address of the owner, then the sex, the age, at yung breed ng aso nandiyan yan. Okay. Na form natin na ginagawa. Okay. So it can be a proof also. Yung sinasabi nilang yung vaccination document na yan, it can be also a proof ng breeder. Para ipakita na, kita mo, sa bakuna pa lang, sunod-sunod ang bakuna, nakalagay naman yan, yung breed ng aso. Hindi siya proof regarding doon sa breed natin na breed. Kasi self-declared yun eh. May mga breed tayo na, like for example, the German Shepherd. No, German Shepherd.
Hindi natin masasabi niya na that is a pure breed of German Shepherd. Not unless nakita natin yung kapel na hindi tawag natin na pedigree. Pedigree. Pero yung pinapakita nila na medical certificate or any papers na nakalagay lang yung breed ng aso doon, hindi natin maano yan na magarantiya that it's a pure breed German Shepherd. Anong breed? Yeah. Okay, self-declared yun eh. Pero Doc, ganito ba? Lahat ba ng mga dog owners, kinakailangan lahat yung mga aso nila by law, kailangan pabakunahan nila? Meron ba tayong gano'n? Yes, sir. Gano'n na. Oo, kasi under the Republic Act 9282, it is a mandatory. Mandatory yun pa. Mag-alaga ka ng aso. Kailangan natin yung lahat nating aso. Even na hybrid ba siya? O hybrid, askal, o aspin. Dapat pabakunahan natin lahat ng klaseng aso. Ayan. Oo. Alright. Doc Emil, sige. Coming from your office, baka may mga, ano ba mga programa ng tanggapan ninyo para doon sa pagpapangalaga ng karapatan at welfare po ng mga hayo po, Doc Emil? Yes, good morning. Ganito, yung programa ng opisina natin, at the same time, ganun pa rin po. Meron tayong nagbabakuna pa rin tayo ng anti-rabies doon sa lahat ng aso din, even cat, no? Which is libre po yan. Libre? So, oh. Ini-encourage natin yung mga lahat ng mga pet owners or dog owners na dapat yung aso nila, pabakunahan nila every year or magtayo ng 3 months pataas. Yan ang umpisa ng pagbabakuna natin ng anti-rabies. Then every year po siya. Hindi na pwede na the following year hindi natin pabakunahan kasi sabi natin na bakunahan na. Every year. So, every year po yung pagbabakuna ng aso. Okay. So malaking responsibility. Mayroon po tayong mga personnel na umiikot sa every barangay na nagbabakuna. Ngayon po ang schedule natin, mayroon tayong grupo dito sa San Isidro, which is naka-schedule sila ngayon doon sa Puro Malakas. Ayun. At ngayon mayroon tayong grupo na nasa Labangan po nag-iikot ng magbabakuna ng mga aso. Ayan. Doc, ganito, no? Sa pagbabakuna, nandyan tayo. No? Mukhang masigasig opisino niyo dyan. Paano naman yung mga stray dogs, Doc? Yung campaign natin? Yung mga stray dogs natin, no, andyan pa rin yung grupo ng City Pound natin na naka-schedule sila so ngayon sa 4-1 natin ng Gensan o yung siyudad, which is the Dajanga South, East, is North, no, including po yun ang Lagaw dyan. Ayan. Hindi naman natin sinasabi na doon sa pagkakandak natin ng impounding, mahuhuli natin lahat ng mga stray dogs. Opo. So kung nakikita natin, ang dami pa rin natin mga stray dogs, hindi natin sila lahat makukuha ko. It is considering naman dun yun sa kapasidad ng ating city pound, may niya kaya i-accommodate yan lahat-lahat. Okay. So, paunti-unti po yung operation natin until that time na ma-reduce natin. Pero yung presence kasi ng stray dogs natin, even matagal na tayo nagsasabi doon sa mga pet owners na yun na kailangan palian natin, ikulong natin ang ating aso, which is in response doon sa ating ordinance number 13, the anti-stray animal ordinance. Pero nandun pa rin. Nandun pa rin. Sobrang may kampanyang yan, ano? Medyo mismo ang Tagiyala, Tagaw. Implement, oo. Yes, oo. Doc, kumusta na? Doc, kumusta naman yung budget ninyo? Doc. Yes. Ganito, matanong ko lang kasi yung sinasabi nga daw, rhetoric without budget is meaningless. Wala yan, ano yung sinasabi mga City Hall, ganito ang gawin namin. Hanggat hindi mo nilagyan ang budget yan, hindi ka seryoso dyan. So kumusta yung budget ng opisina nyo patungkol dito sa mga programa ng City Veterinary Office? Yes. Nadagdagan ba yung budget nyo? Nabawasan? Hindi, ngayon na 2017, so far nadagdagan yung budget natin. Ayan. Doc, meron na lang nag-text. Pero yung budget natin kasi hindi naman intended for doon sa isang programa lang ng opisina. Lahat. Yung budget natin po is naka-allocate doon sa pagbabakuna natin ng aso, panggagamot natin ng iba't ibang hayop na kinikater pa rin po natin. Okay. Doc, may nag-text lang, Doc. Sa katunayan po, yung kamao ng opisina natin, hindi lang doon sa pagbabakuna ng aso, even lahat ng hayop po dito sa Gensan, which is including yung cattle, carabao, and other animals na nagkakasakit po, pwede po namin educator dito sa opisina po. Doc, meron lang nag-text, bawal po ba daw magkatay ng aso kahit quote-unquote humane yung pagkatay? No, bawal kasi nandun yan sa Republic Act 9482 natin. Bawal po yan.
So yung mahuli po na kumakatay ng aso, pwede po siyang i-penalize ng 5,000 per ano po. 5, yun yung penalty niya, 5,000 pag nahuli ng aso. Mahal ah. Yan. Pero libre lang yung aso kasi. Ha? Pinupulot mo lang yung paso, kaya yung 5,000. Parang pambayad lang doon sa aso. Sa aso, nako, ibili mo na lang ng ano yun. Doc, again, maraming salamat ha sa pagtatanggap po sa aming tawag. Yes, sir. Oo, maraming salamat. Okay. Sige, maraming salamat. Doc Emil Gargarin, mga kabrigada ng ating City Vet Office. So yan, at least may nadagdag kaalaman tayo. Yun pala, pag pinag-usapan mga dokumento, dokumento na yan, eh, hindi pala gobyerno yan, kundi association nila. Eh, tapos pwede pala madoktor. Siyempre, pwede madoktor yan. Oo nga. Oo nga. Eh, alaga na lang ng tao. Mm-mm. Mas mahal yun. Mas mahal ang tao. Paralin mo pa eh. Scholar, mga scholar ba? Yan nga ba. Pero ang problema kasi, sabi nila, buti pa yung aso, hindi nagtatraidor yung tao kasi. Oo nga. Tatraidor ko. Nga. Sige. Di bale. Oo. Eh, saan lulugar na tayo nito? Wala. Ayaw mo. Ay, basta. Mag-alaga lahat para masaya. Ay, nako. Ayan. Mga kabrigada, isang bahagi naman ng pagtalakay sa mga isyong di dapat baliwalain at kailangan bigyan ng diin. Ayan, iba na po ang may alam ng sa ganoon karapatan natin. Di pwedeng apakan dahil dito, di pwede yan! Di pwede yan! Kapin milyuna ang natapangan sa Power Cells Herbal Capsule. Luzon, Visayas. O Mindanao. Ligon na kaayo ang pagsalig sa katawhang Pilipino. Magminaw pa ba ka sa uban? Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Mapalig nationwide. Abrigada Product. Luya. 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 Makatarong pa ba ka o trabaho, ana? Unsaon na lang ang atong pamilya. Ayaw pasagli nga ang lawas magluya. Power Cell Suya Coffee. Ang enerhiya nga anaas malunggay, imong makuha sa Power Cell Suya Coffee. Power Cell Suya Coffee. Ang kape nga makapahealthy. Power Cell Suya Coffee. Rich in protein, no harmful ingredients, and instant energy drink. Yay! Power Cell Suya Coffee. Masarap. Araw-arawin.